Yo, so wala tayong ibang magawang content dito, kundi magkukwento lang tayo. So naisipan ko kasi ikwento yung mga karanasan ko bilang kasambahay sa Pilipinas. No, ilang taon din kasi ako naging kasambahay sa Pilipinas. So ilang taon din ako naging kasambahay sa Pilipinas since ano ako, 14 years old, naging yaya na ako. So umpisa natin ang kwento ko mula noong una akong namasukan bilang yaya as walang kaalam-alam sa buhay. No, kasi 14 years old ako noon. Pumasok na ako bilang isang yaya. So, medyo chubihin ako, 'di ba? Kasi malaki yung katawan ko. Chubihin lang, no, mataba pa, hindi ganoon masakit. So, ayan, medyo chubihin ako nung kabataan ko, teenager ko. So, hindi halata na 14 years old pa lang ako. So, tuwing namamasukan ako, siyempre, hindi naman hinihinga ng mga NBI noon, mga etcetera, basta i-recommend ka, pasok, pasok pa na. 'Di ba? Hindi tulad noon, ngayon, na ang dami na kasi mga luloko. Yan, mga nakaw na mapasok sa bahay, kaya daming requirements. Pero noon kasi mga kairing, walang requirements. Pag i-recommend ka lang, ayun, papasok ka na. So, sinasabi kong edad talaga noon, 16 or 17 years old. Pero 14 pa ako. Kasi hindi naman halata, kasi malaki nga ako. Halata naman ngayon. So, ayan, yung una kong amo, nung 14 years old ako, yung anak niya is isa lang. Tapos yung lalaki nag-uopisina, tapos yung babae is manager ng isang bangko. Ayan. So, okay naman, mabait naman sila, pero kasi dati kasi, usi ka yung pag-aadi kasi noon. So, yung unang boss ko noon is may pagka-something siya na parang nakakatakot, parang ganyan. Kasi lahat ng mga ano nila sa bahay, kasi yung kwarto ko kasi walang lock. Although, bata pa ako noon, syempre parang medyo aware ako sa mga kalukuhan sa mundo na parang ganyan, dapat mag-ingat. So yung kwarto ko walang lock, kaya tuwing gabi na parang medyo may tunog-tunog sa labas, so kinakabahan ako. Hindi naman ako nag-iisip na anuhin ako, parang basta may something na hindi ako comfortable. Kaya ayun, tapos yung amo kong babae naman, mabait naman sila. Tapos yung bata, isa lang din. Tapos yung kabilang bahay, nakamag-anak lang nila. So, okay naman. Tapos, nandun din yung pinsan ko at kaibigan ko, nagtatrabaho sa kabilang bahay. Okay naman yung pamumuhay doon. Tapos, yung amo kong babae, super duper okay talaga. Pero yung amo kong lalaki, hindi ako komportable. Tapos, yung, alam mo yung kwarto nila. Kasi uso pa noon yung mga DVD. Hindi pa uso noon yung mga YouTube noon, na ganito ganyan, Netflix. Wala pa yan noon. Kaya, uso pa yun noon, mga DVD. So, tuwing naglilinis ako ng TV nila, tapos may mga DVD, CD, mga ganyan. Yung mga tips, makikita mo yung mga ano ng tape doon, ng mga title, di ba? Mga kalasuan. Tapos, minsan yung boss kong lalaki, maririnig namin sa kwarto, nanonood ng kalasuan. Sa TV na DVD nga noon, narinig namin. Although di naman siya nangaharas sa mga kasambahay tulad namin, di naman siya nag-gumawa ng hindi maganda. Pero once kasi na makarinig ka ng mga hindi magandang bagay, parang kakabahan ka na. Kaya mula noon, parang hindi na ako komportable. Siguro mga ilang buwan lang din ako noon, 2 buwan. Kasi nung first month ko doon is nagkasakit ako ni Lagnat. Okay naman yung pasahod kasi noon, yung sahod noon, ano pa lang eh, 1-2. 1-2 pa lang yung isang buwan ko noon. So, sinahura naman ako ng maayos doon sa amo kong babae. Tapos, nang hinayang pa nga siya na bakit ako aalis. Pero, wala talaga kasi nga, parang hindi ako komportable. Tapos, hindi kasi ako komportable pag yung kwarto kasi. Usually kasi, dapat yung pag isang kasambahay ka kasi, iisipin mo talaga yung tutulugan mo. Kasi paano ka makapahinga ng maayos kung yung tutulugan mo hindi maganda, 'di ba? Nagtatrabaho ka. Minsan kulang ka pa sa tulog or kulang ka sa pahinga. So dapat pag may time na pahinga ka, dapat maayos naman yung higaan mo, 'di ba? Hindi ako komportable kasi ang sikip ng kwarto, tapos pag dumaan sila sa kusina, talagang ang ingay kasi pag bukas mo ng kwarto, kusina na. So hindi ako komportable ganun. Tapos, yung, kasi maliit lang yung bahay, although hindi ka nga halos maglilinis kasi ang sikip ng bahay, wala namang walisan doon na malaking bag, malaking ano, kasi nga, maliit lang yung bahay. Tapos, kwarto ko na maliit,
kusina na maliit, tapos kwarto nila, ah, wala na ang sala eh. Diretso na yung TV nila sa kwarto na nila, kasi isa pa lang naman yung baby nila, tapos, ano, nagsisimula pa lang sila, gagawa pa lang sila ng bahay nila. Yun yung una kong amo. Mabait naman, sobrang bait, tsaka ang ganda ng amo ko noon. So, doon yun sa Iligan City. So, ayan, umalis ako doon, 2 months na ako doon. Tapos, lumipat naman ako ulit, Iligan City pa din, lumipat ako ulit ng trabaho. Ayan, napunta naman ako sa part pa rin sa Iligan. Ano yun? Bakery, tapos tindahan, ganyan. Ang usapan is magiging tindera ako. Pero sobrang sipag ko kasi noon, nung bata ako, kaya parang recommended nila talaga ako. Kasi nga, ang sipag ko nung kabataan ko, although magala ako, pero masipag ako sa trabaho noon. Kaya, nagtitindera ako, tapos ano pa ako ng tinapay, yung nagbabalot ng tinapay pag may time. Tapos, pag wala yung delivery nila ng mga, may nag-o-order na tatawag, o-order ng grocery na ganito, kasi may ano sila, may delivery sila, basta madami kang order rin. So, pag wala yung delivery, ako nagdi-deliver, nag-ano ako nung bike na may sidecar, yun, pinapadya ko yung di-deliver ko. Kasi ako kasi noon, wala akong pakialam, basta kumita ako. Wala akong pakialam noon na ang trabaho na yan, mabigat, di mo kaya yan. Lahat parang kinakaya ko eh, kasi parang iisipin ko, mas okay na to, kasi wala akong trabaho, yun yung iniisip ko noon. Kaya, ayan, nag-ano ako noon ng, yun sa una kong amo, ano din yun, bakery, tagabalot ako minsan, nagtitindera minsan, tapos ano ako minsan ng deliver, pag may didelivera, idideliver ko. O baga, nag-i-enjoy ako sa kabataan ko noon, nagtrabaho ako. Tapos, minsan dadalhin ako sa ibang branch, doon ako mag-a-assist, doon ako sa bandang mga tinapay, mga chitira. Kasi mabilis kasi akong kumilos noon. Yung mga kasama ko, medyo may edad na 20, 30 pataas. Maa-arte na sila. Baga, ano na sila ba na, yung conscious na sila sa sarili nila. Wala akong pakialam kasi kung doon ako sa mainit na banda, kung ano yun. Basta ang gusto ko, kumita. Kaya, lahat ng napasukan ko noong kabataan ko, talagang hinahanap ako. Baga, pag umaalis ako, talagang kina-question ako, ba't ka aalis? Diba? Ayaw mo ba dito? May nagawa ba kami? Talagang nagko-question sila kasi nga, masipag nga kasi ako nung kabataan ko na yan. Ayun. Tapos, umalis ako doon kasi nga, unti-unti nang umaalis yung mga yung mga tauhan kasi yung amo namin, amo ko noon, yung may-ari talaga ng tindahan is kapatid niya, pumuntang Amerika. Tapos bininta sa kanya yung tindahan, yung bakery, yung nilipat sa pangalan niya. Ang hindi niya alam, yung kapatid niya pala, ang dami pa lang na ging utang bago pumunta na Amerika. Tapos yung naging collateral pala is yung tindahan niya at bakery. Hindi alam ng amo ko. Nalaman lang niya nung ang dami ng naniningil. Ang dami ng collector, ang daming nag-aano ng mga papeles, na ganito, ganyan. Kaya medyo na-stress yung amo kong babae noon. Medyo na-stress. Tapos, ang daming pinapasahod kasi nga, dalawang branch nga yung tindahan nila. No? From Puentes to Linamon, doon yung branch nila. So, na-stress yung amo ko. Nung pagka, medyo hindi na siya nakapokus sa negosyo niya, medyo bumaba yung kita. Tapos, yung mga tauhan niya, parang napabayaan niya na. Ayan. Yung iba, madami na umaalis kasi na-stress nga yung amo ko. Baga, hindi na siya nakapokus. Ayun. Ang sipag ko rin doon kasi nagtitindira ako, nagde-deliver, nagbabalot ako ng tinapay. Pupunta ako sa kabilang branch pag may ipapahatid doon na may kulang. Doon sa tindahan nila, ihahatid ko from Puentes to Linamon. Pero sasakay naman ako ng jeep. Tapos, after noon, pag may chance ako ng Sabado or Linggo, ganyan, medyo, medyo wala ganong tao sa tindahan. Ayan, nagbo-volunteer ako maglaban ng damit nila. Kasi nga, basta nag-i-enjoy ako. Wala akong pakialam kahit ang dami kong trabaho. Ini-enjoy ko yung trabaho ko. Tapos, nung time na kasi na yun, parang, nakikita ng mga boss ko yung sipag ko ba. Kaya yung ibang mga tauhan, pag kunyari may masarap silang pagkain, may party ako, binibigyan ako. Pag meron sa akin, hinahanap ako, binibigyan ako. Parang naging special nila ako ba na
Kasi ako yung nandyan na walang kapalit na taasan mo naman yung sahod ko. Ang dami kong ginagawa. Naglalaba ako, nagde-deliver ako. Ganito pa rin sahod ko. Wala akong ganyan noon. Hindi ko feel yung mga ganyang bagay. Basta ini-enjoy ko yung trabaho ko. Kaya, ayan. Doon ko na ano yung pangalawang amo ko. Yun yung pangalawang amo ko. Di ko lang alam kung napano na sila nung pag-alis ko. Kasi humina na yung... Nung pag-alis ko, parang... Ang ingay ng mga bata sa baba. Humina na yung ano nila, yung kanilang tindahan at saka kanilang bakery. Siyempre, madami ng ano, marami ng kakumpetensya. Tapos balita ko, nabinta din nila ata yung bakery nila at saka tindahan. Kasi nga, yung amo kong babae, nagkasakit ata kasi sobrang stress niya. Tapos yung boss ko naman na lalaki, dating OFW sa Saudi, hindi na nakabalik kasi nga tinulungan nga siya sa negosyo. Eh, kaso hindi nga nag-boom kasi nga, yun nga, ang daming iniwan na utang ng kapatid niya na hindi niya alam na collateral pala yung kaniyang tindahan. Diba? Sobrang tiwala sa kapatid. Eh, wala na yung kapatid niya. Nandun na sa Amerika, hindi na nagparamdam. Kaya ayan, na-stress yung amo ko. Tapos umalis na din ako. So, ayun guys, yung dalawang amo ko sa Iligan. So, ituloy-tuloy natin yung kwentuhan. Tapos susunod dating video. Hoy, huwag natin ubusin ngayon, hoy. Diba may bukas pa at susunod na bukas? So, abangan natin ang iba pa nating maging amo kung sino yung pinaka-the best. At may worst din ako ng amo. May worst din ako na amo na hindi ko mabilang kung 1 or 1 to 3, mga ganyan. Basta, ikukwento ko rin sa inyo kung ano yun.